paring Ray. Good afternoon naman from Melbourne. Parang Peter, kumusta? Ayos naman pare, kumusta ka dyan? Okay lang, eto. May mga cases na naman ng COVID sa kabilang state namin. So yung kabilang state po namin, New South Wales, nandun po yung Sydney. At dumadami na naman, ayan. So yung mga tao, panic buying na naman, ayan. Kayo ba dyan pa rin na apektuhan kayo sa panic buying? Before, dumaan din kami dyan sa panic buying na yan. Who would have thought na talagang kukulangin ng mga toilet paper, yung mga basic necessities, no? Especially yung pang-hygiene, ayan. So, yun. So, kasi nyo naman dyan, kamusta? Okay na ba? Wala na ba masyadong panic buying? Or, wala na masyado. Wala na masyado pare kasi ang mga stores ngayon nag-implement na kasi ng mga meron na silang in-implement na policies, like for example kung ikaw mag-shop ka ng panglinis sa toilet, sa kitchen, you can only buy one, like for example Zonrox, you can only buy one Zonrox, so per shopper. Halimbawa naman sa mga paper towels at saka sa mga toilet paper, isang pack lang per shopper. Pero dati nung around the month of March 2020, April, May, June, napakahirap pre bumili ng tubig, yung bottled water, paper towels at saka toilet papers. Pati na yung mga hand sanitizer pre, wala kang mabili. Pati mga soap, mahirap. Ang naiiwan ng mga soap doon pre, yung mga brandless. Eh syempre yung ano, brandless kasi hindi pa tested at saka wala masyadong nakalagay doon. Syempre yung mga branded nilalagyan nila ng ano eh, kills 99.9 of bacteria and viruses, yung mga ganun ba? Na mga statement. Syempre yung mga tao naman, syempre ito kasi ano, kilala ito. Bibili pero ganun talaga. Dito naman, during the last few months, kasi na-lockdown din po kami dito, ayun, nagka-problema din kami dyan, panic buying, nakakatuwa nga, nakikita mo minsan sa TV. Pero yun lang, no, yung napapansin ko lang, parang lumalabas talaga yung nature ng tao, no, yung pagiging selfish, no, yung hindi na natin iniisip yung iba, basta sarili na lang natin, ano, for survival. Yeah. So, yun, sana, wag naman sana magtuloy-tuloy yung mga ganyan, so... pasalamat din kami at nilimit din nila, no, yung mga purchase na allowed per family. At pangalawa rin, na-notice ko rin dito how fragile yung government at yung system natin, ano, when it comes sa resources, no? So ganun pala ka-limited yung availability ng resources. Ganito pa nga lang nangyari na sa kuna, diba, kinulang na tayo, what more kung mas malala pa dito ang nangyari. Yeah. No? So, yun din isang point na notice ko. At lastly, yung power ng media, grabe. Pag nakikita ng tao nagpa-panic buying sa isang area na ganito, punta na naman sila sa kabilang area at doon na naman namimili. So, parang ganun pala ka-delikado, no? So, just be very careful, ano? Yung mga media rin, personal opinion po natin, no? Na sana we don't create panic among the members of society or sa community. Yeah. Ayun. Ang input ko naman dito pre kasi sabi naisip ko nga na it's been a while since nagkaroon ng pandemic sa mundo. Wala talagang nag-expect ng another pandemic, no, pero siguro magkaroon sana talaga ng contingency plan ang each country and government. Pagtuunan talaga, expect the unexpected na pwedeng mangyari ito. So, they have to establish a system, pre, just in case meron na namang pandemic na mangyayari. Kasi, ito talaga, pre, itong 2020, pre, is a mess talaga. Napaka-chaotic. Ang daming taong namatay, ang daming taong nagkasakit, ang daming taong naapektuhan. Hindi lang sa sakit, pre, no, kundi dahil sa paghihirap nga, because of the pandemic, na wala ng mga trabaho. Dito sa amin, pre, natulong ago, pre, around our area, pre, merong isang Chinese, pre. Pauwi na siya ng bahay. Kinarjak siya. No? Ngayon, pre, hindi naman nakuha yung sasakyan niya kasi nag-automatic lock. Binalikan siya, pre, kasi naglalakad pa siya papunta ng bahay habang tumatawag ng 911. Binaril, patay.
Oo. Para kunin yung mga pag-aari niya. Ng criminal, mga ano niya, mga gamit niya, mga possibly, supplies niya. Yeah, possibly. I don't have ano pre, the whole story pre on top of my head, pero yun pre, or siguro takot sila na kasi na ano sila na identify sila. So binaril nila. Ang analysis nga dito pre ng karamihan, it's because sa paghihirap pre, ang hirap ng buhay ngayon. Maraming nawala ng trabaho. Tsaka overwhelm ang mga frontliners. Isa na sa mga frontliners pre yung mga kapulisan. So hindi nila nababantayan ng maigi pre yung ano, yung area, hindi sila frequently nakaka-rounds, no. So dumadami ang mga kriminal. Very limited yung mga ano, no, resources natin even sa police. So sa part ko naman paring Pete, yung conclusion ko dito is sana bigyan natin ng value, no, yung resources na binigay sa atin ng may kapala, no. Ganito pa nga lang nangyari sa atin, nagkakaubusan na. So sana bigyan po natin ng ano, ng halaga, no, yung mga natural resources natin, yung resources dalhin natin sa government, no. Like for example, yung mga healthcare system natin, no, na pupuno rin yan, na-overwhelmed din yan minsan. And be grateful, no, sa mga available na resources na binigay sa atin ng Maykapal. So give value to them. How about you, parang Pete? What's your take on this? Same thing, pare. Tama yung sinabi mo, yung nature natin, pangalagaan natin. I-replenish natin, no, every now and then. So just because na kahoy yan, na wala tayong pakialam dyan, no. Yung kahoy na yan has a big importance para sa lahat natin, no, sa community natin. Tsaka yung mga ano pre, ito naman has nothing to do with supplies, pero gusto ko ring pahalagahan ng community at tsaka ng lahat. Yung mga frontliners natin, lalong-lalo na ngayong panahon na ito, overwhelmed sila. Minsan, yung bang yung encouragement or yung bang acknowledgement mo sa kanila, oy, thank you for being a frontliner, no, will fuel them pre to keep going. Big help for us. Yeah. Yeah, so, okay, yun. Parang Pete, so, yun. Salamat sa time, ano, at sa mga subscribers po natin at sa mga viewers din po natin. Kung may mga suggestion kayo, no, just click yung ano, yung suggestion box dyan. Lagay nyo po yung mga comments nyo or any topic that you want us to talk about. Ayan. And also subscribe to our page. Subscribe din po sa mga page namin, no, at sa channel po namin. Meron okay, rin kami pa lang, ano, meron, sandali lang pare, meron rin kaming ano, YouTube page. Yung YouTube page ko naman is called Banatan Vlogs. Ano yung YouTube page mo parang Ray? Sa akin naman, Pananaw at Musika. Ayun. So don't forget to subscribe. Okay, parang Peter, ingat kayo dyan, ha? Sayonara. Huwag mag-panic buying, ha?